It's me, Kate, and welcome to another vlog. So, pasensya na, ang tagal ko pong hindi nakapag-post, hindi ako nakapag-film, marami akong ginawa this nung mga nakarang araw. So, ngayon, para mahabawin, naisipan kong gumawa na naman ng isang DIY para may panibago na naman po kayong matututunan sa akin. So, gagawin ko today, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking nail extensions. Anong nail extensions? May iba-iba pong nail extensions. So, ang gagawin ko, poly gel nail extensions. Hindi lang poly gel yung ginagamit ko lagi. So, nagpe-press on din ako, nag-glue on din ako. So, yun ang ituturo ko lang is poly gel. Ano ang press on? So, ipapakita ko lang po sa inyo para may idea kayo. So, ito yung press on. Ito yung press on nails. Ano yung press on nail? Sabi nga, press on. So, ipipress mo lang siya sa nails mo. Parang wala pa 5 minutes, 3 minutes nga lang or 2, ganun. Magkakaroon ka na ng instant manicure. So, instant, parang cutics, ganun. Hindi mo na kailangang mag-cutics ba? May sizes po ito. Ito, kaya press on siya kasi meron na siyang ganito. So, parang siyang sticker. Kita nyo ba? Yan. Ganito siya. Parang siyang gel type. Tapos, tatanggalin nyo. May nakadikit na sa each nail na ganito. Bumili lang ako ng extra para pag natanggal, ganon, may pangpalit ako. So, meron din akong tinatawag na glue-on nails. So, glue-on nga. So, ginuglue siya. Pero hindi yung glue na, sticky glue na ginagamit sa artworks or nung high school kayo, hindi yon. Yung nail glue, may nail glue tayo. Yan, ganito. So, ito, mahaba naman siya. And kapag kinuha nyo, wala siyang nakadikit na, So, i-glue mo talaga siya. Wala siyang ganito na nakadikit. So, ito, binili ko to kay Impress Shop ng 380 pesos ata. So, ilalagay ko na lang din sa description box yung Instagram niya. So, yan. Pwede kayo mag-order. Mura sa kanya yung mga ito. Meron din siyang mga press-on nails. Nail pop. Nakalimutan ko na kung ano yung ibang brands niya. So, ito, binili ko siya. I think meron pa nito sa Lazada non-set yung maramihan na. Sa malls, I think 599 pesos each na ganito. So, ito, meron tong 30 nails. Tama, 30 nails, 12 sizes. So, magkakaiba yan. Papakita ko na po sa inyo kung ano yung mga gagamitin kong items para makapag nail extensions. So, ito. So, unang-una, kailangan natin ng nail file. Sa parlor kasi nila nail, kaya naisipan ko na lang na ako na lang yung gumawa ng extensions ko kaysa nagpapa-parlor pa ako. Kasi unang-una, mahal sa parlor. Dati nagpapagawa ako 1,500, hindi pa gel polish yun. So, normal na polish pa lang yun and wala pang design. So, plain lang. Plain, wala pang nail art, may additional pa. Tapos, pag naputol yung kuko mo, 50 pesos per nail yun agad pag ibabalik mo sa kanila. So, naisipan ko, bumili na lang ako ng set para at least na gagawa ko yung nails ko ayon sa gusto kong size, sa gusto kong length, sa haba, tsaka sa gusto kong design. Pwede akong mag-nail art, pwede akong maglagay ng bato-bato kasi yung mga bato, ang mahal. Parang 25 pesos yung pinakamura per piece. Merong 50, merong mahal talaga siya, depende sa design. Kaya, much better. Para sa akin po, mas gusto ko na lang yung ako yung gumagawa ng nails ko. Nakalimutan ko yung tawag dito. Basta ito. Basta yun na yun. Of course, ito kailangan. UV light to. Yan. Mini lang yung binili ko kasi para handy siya. Kahit na nagtatravel ako, madadala ko siya. Kung gusto kong mag-nail extensions, dun sa pupuntahan ko. Ang poly gel pala, tumatagal siya sa akin ng 3 weeks up to 1 month. Depende kasi talaga sa pag-aalaga mo yon. Hindi ko sinasabing, pag gumawa kayo, ganun din yung itatagal. Depende talaga sa inyo kung gano'n nyo ka-aalagaan yung extensions nyo. So, susunod, syempre itong molder.
So, kailangan natin to kasi dito mo ilalagay yung gel, tsaka mo siya ipapatong, then, tsaka mo siya isasalang dun sa light. So, ito, yan. Kailangan din natin to. Nakalimutan ko rin kung anong tawag, brush tool. Sige, brush tool. Gawan natin ng sariling ano, brush tool. So, ito yung kabilang end niya. Dito mo ilalagay yung gel. Siyempre, alam ang kamay mong ganun, di ba? Gel. Medyo sticky, ganyan. Gel. Tsaka ito yung end niya, yung brush. Ito yung panggulma. Parang kailangan natin itong base coat and top coat. So, base, ito yung pinaka-first step. Ito yung pinaka-last before yung cutie. So, mamaya makikita nyo rin. Yan. Kailangan din pala ng slip solution. Ano ang slip solution? Yun yung nagpapalambot dun sa gel. Malambot yung gel, pero para dumulas. Ganon. So, hindi ako bumili ng slip solution kasi pwede namang gumamit ng alcohol. Alcohol yung ginagamit ko. Ganyan. Kasi medyo mahal siya. So, mas mura ang alcohol, di ba? Wala rin naman atang difference. Hindi ko pa kasi na-try yung sleep solution. Pero alcohol yung ginagamit ko. Any alcohol. Siyempre, last, ang kailangan eh yung polygel. So, marami akong ganito. 5. Naubos ko na yung 3. Ito, medyo paubos na. So, ito na po yung mga kailangan natin. Yan. Diniscuss ko na po sa inyo kanina yung mga yan. Ay, bago pala tayo maglagay ng base coat, i-nail file ko muna yung fingers ko. Nating gagawin. Mimili tayo ng size dito. So, namili na ako. Size ng thumb ko, number 3. Itong sunod, 7. Then, yung middle, 6. Ring finger. Ay, sorry, middle, 5. Ring, 6. Tsaka yung pinky ko, 9. So, ayan. So pare-parehas naman yung size ng left and right na fingers ko. So, yun na yung gagamitin ko. Both hands. Hindi na ako kukuha para dun sa isang kamay. So, let's proceed. Ang unang gagawin, we'll use, no? Ay, 2 kinds na. Ito, kasama na rin to sa set. Yan. Isang top coat, yung gold. Isang base coat. So, unahin natin syempre yung base coat. Unahin ko yung pinky ko. So, ayan. Then, after nyan, gagamit na tayo ng UV light. Ayan. Papatuyuin natin gamit yung UV light. Para ano to, yung base coat, ginagamit siya para dumikit lalo, I mean, mas makapit yung gel sa kamay. So, ito ulit yung alcohol. Pinababad ko na yung brush para lumambot na. So, proceed na tayo. Huwag masyadong makapal yung paglagay nyo kasi mahirap matuyo pag masyadong makapal. Kapag manipis naman, madaling maputol. So, mas maganda kung, kulang yung nailagay. Mas maganda kung sakto lang. Huwag masyadong marami, huwag masyadong konti. Tsaka itong gilid-gilid niya, tignan nyo kung nalalagyan ba. Kasi medyo light yung color, hindi mo masyadong kita. So, ihulman yung maigi. Pag nararamdaman nyo medyo tumitigas na, or ano na, sticky na siya, umaano na siya sa brush, mag-alcohol na. So, okay na siya.
dikit na natin. Yan. Huwag nyo masyadong i-press kasi lalabas yung gel kasi nga malambot pa. So, tsaka nyo siya i-press kapag nasa UV light na. At i-sure nyo na pantay na ano yung ano nyo. Kasi hindi nyo na yung mapabago kapag tumigas. Tingnan natin pag tinanggal. Ito lang, meron kayo makikita na ito, yan lang. Igagalaw nyo lang siya ng ganyan. Yan. So, ito na. Tinanggal ko na siya. Pero hindi yan ganyan kahaba. Ah. Puputulin natin yan. Pero, yan. Kagaya na ito, medyo madikit pa siya. So, hindi pa siya masyadong tuyo. So, hayaan lang muna natin. Huwag na natin munang galawin. Dito na tayo sa susunod. Haba, diba? Minsan nagaganito ako kasi hindi ko pinuputol. Inaayos ko lang. Pero kasi ngayon, putulin natin. Marami rin kasi akong gagawin. So, magsimula tayo dito. Ito, nipper yung gagamitin kong pangputol. So, mga hanggang dito siguro. Oops. Difference, diba? So, choice nyo na whether kung mag-nail polish na ba kayo or gagawin nyo muna yung isa nyong kamay. So, ako kasi ang ginagawa ko muna para sabay-sabay ako nagpapatuyo. Forgot to press the record button. Sorry. So, tapos na ako dito. Ito yung ginamit kong nail polish. Chic. Nail polish na full shop. Yes, neon. Then, yeah. Ito na yung napili. See? Ganda, no? So, guys, tapos na yun. Tignan pala ako ng nail polish. Kanina, pink. Kaso nga lang, tumigas siya. So, wala akong solvent. Hindi ko na
tinuloy kasi papangit din yung makalabasan. Hindi ako naglalagay ng acetone sa nail polish kasi titigas siya lalo. After mong gamitin, much better kung solvent yung gagamitin mo. 1 to 2 drops lang. Depende kung gano'ng kalapot na yung nail polish. So, pinalitan ko siya, black and gold. Simple lang, hindi na po ako nag-nail art. Kasi tinamad na rin ako and anong oras na. So, eto lang. Regular polish lang yung ginamit ko. Hindi siya gel type. Yung regular lang. Bobby yung ginamit kong nail polish. Then, OMG. No, Bobby rin yung glitters na ginamit ko. Nilagyan ko siya on top. So, ito siya. Nag-focus din sa wakas. Ayan. Simple lang. Hindi ko. As you can see, hindi, makikita nyo, hindi pa time. Mas maiksi yung left ko kasi ito talaga yung lagi kong ginagamit. So, lalo na to, mas iniksian ko siya. Mas mahaba yung sa kabila. Pero hindi naman siya mapapansin. Hindi ko masyadong hinabaan yung extensions ko ngayon kasi marami din akong ginagawa. So, medium lang tayo. So, ayan. Medyo magulo pa, hindi ko pa siya nilinis kasi hindi pa naman tuyo yung, ano, patuyo pa lang yung nail polish. Pero pwede na siyang hawakan. Mabilis siyang matuyo kasi yung sa, kapag sa totoong nails natin, medyo matagal. So, ayan. So, guys, diba yun? Lagi ko namang sinasabi, pag DIY, mas matipid talaga. Biruin nyo ito. Magkano lang to? Magkano lang yung puhunan? 1,000 pesos. Nagamit ko na siya ng almost a year. 5 polish gel yun, na parang 15 ml each. Tapos, set yung binili ko, 723, basta ganun, 700 plus siya. Hindi siya lalapas ng 800 sa Lazada. Pero, hindi pa kasama yung UV light. Yung UV light, 300 plus ata. Yung malaki, meron namang tag for 500. Mas madaling makatuyo yun, mas mabilis siya. Kaso nga lang, mas mainit, tsaka hindi mo siya madadala. Yun ay yung hinahanap ko, yung kahit na mag-travel ako, nabibit-bit ko siya. So, yan. Yun yung pinili ko. So, yan. So, parang 1,000 pesos lang yon sa isang buong taon kong nagamit. Pero, yun na, ulitin ko, hindi ako laging naka-nail extension na pinapahinga ko ng 2 weeks, ganyan. Pinakamatagal na yung 1 month bago ulit ako maglagay. So, kasi nakakatamad din naman. So, ayun. Pero, marami nang magagawa yung po, yung isang tube, marami na yun, mga 3 to 4 nagawaan na. Depende kung lagi bang mahaba yung gusto nyo or yung ganito lang na size, mas marami pa. So yun nga, tapos magkakaiba pa ng kulay. So ang kasama nung set, 5 poly gel, yung molder, kasama na yung brush tool, isang nail file, tapos yung top coat, base coat, yung cleanser, yung para sa gilid-gilid, para matunaw. Pero pag alcohol, okay na yun. Inaano ko kasi agad, tinatanggal ko na rin agad. Plus yung ano, yung binili ko ng UV. So, ayun guys, salamat ulit sa panonood. Kung may questions kayo at may katanungan kayo sa akin, kung gusto nyo bang subukan to, just comment down below. Pag may hindi kayo naintindihan, may message ko kayo para i-guide ko kayo kung paano mag-nail extension. So, salamat ulit. Kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Salamat ulit! Bye!